Ano pong dapat tandaan kapag tayo po ay nakagat ng asong posibleng may rabies? Yeah. Okay. So pag nakagat po tayo ng aso man yan or pusa po sa daan or kahit saang lugar po, tandaan po natin na kailangan po natin agad pumunta sa mga ospital na pantao kasi ang rabies po ay 100% na fatal or nakakamatay. So kahit man po hindi natin alam yung history ng mga ng aso or pusa na nakagat sa atin, unang-unang kailangan po nating gawin ay magkonsulta na po sa mga health center, sa mga ospital para mabigyan po tayo ng bakuna or ng gamot para sa rabies. Katulad po ng ginawa dun sa magulang po nung baby na na-interview po kanina, meron po tayong specific na protocol para po mahabol natin at ma-save natin yung buhay ninyo pag nakagat po kayo ng mga aso at pusa. Yeah. Tandaan po natin ang rabies hindi lang sa aso yan, hindi lang sa galang aso yan or sa kahit na anong aso. Pati po ang pusa, pag nakalmot po kayo, meron pong risk na ma-transmit din po yung rabies sa ating makata. Kalmot lang yun, ha? Oo. Opo. May time frame ba yan, Dok, na dapat tandaan? Kinakailangan ba within a certain period of time, kinakailangan maturukan ka ng anti-rabies vaccine? Yeah. Actually po, ang sinasabi po namin, dapat within 7 days ay lumalabas na yung symptoms ng rabies. Pero once na makagat po kayo, dapat mga ilang oras lang dapat makapunta na kayo sa mga doktor po na magbibigay ng treatment para po sa inyo. Kasi ang rabies po, para sa kaalaman po ng lahat, ay virus. At kumakapit po ito natin sa nervous system hanggang sa umakyat po sa brain. At doon na po magbibigay ng effect talaga yung rabies. Ang tao po na rabies ay usually naglalaway, takot po sa tubig, at hindi po mapigilan. Sobrang lakas po kasi ang inaapektuhan po ng rabies ay yung mga nervous system po natin. So talagang hindi mo makontrol yung galaw ng tao, tapos gusto ring makakagat, naglalaway, at takot po sa tubig. So yun po yung mga symptoms ng rabies sa bakit tao. Bakit po kaya ganun, Dok? Bakit parang aso rin yung ano, yung kinikilos po ng isang tao may rabies? Opo, ang explanation po niyan, Sir Julius, is yung virus po pupunta po sa nervous system, sa mga ugat natin. Aakyat po yan sa spinal cord hanggang sa makarating sa brain. Yung brain po yung nagdadirect kung ano yung ginagawa ng isang tao. At since affected po ng rabies na virus, doon po mapapakita na hindi na po makontrol yung pagbuka ng bibig, yung pagiging aggressive, at yung paglalaway. So yun po yung explanation kasi ang rabies virus po, yung nervous system po agad ang inaatake po niya. Grabe, no? So at least, sinabi nyo nga, no, ilang oras yung pinaka sa timeline, no, bago dalhin sa ospital? Hanggang ilang oras pwede maghintay bago dalhin sa ospital? ASAP po ito, Ma'am Tintin. Kailangan po talaga ASAP. Ah, hindi oras. Hindi oras, no? Oo. At ilang araw po bago mamatay kung hindi po naturokan ng vaccine? Ang pinaka golden rule po namin dyan is 7-7-7. So kung within 7 hours, wala pa rin. Within 7 days, 7 weeks, 7 months. Usually, ganun po yung timeline natin dyan. Pero ang ina-advise po namin ngayon ay dali na po agad para maturukan po ng rabies na treatment yung mga taong nakagat. Pwede ba yung ano, Dok, na mangyari na, for example, nakagat kayo ngayon, tapos after ilang months pa, saka lalabas yung symptoms? Pwede ba yun? Meron po, yes po, sir. Meron po mga cases po na ganun. Kasi yung iba po nakagat sa mas malayo sa brain. For example, sa paa po nakagat, it will take some days bago umakyat at mapunta sa yung virus sa pinaka-brain po bago magbigay ng specific na symptoms. So kaya po minsan matagal bago lumabas yung ibang symptoms ng rabies sa tao. Pero wag na po natin paabutin na para mabakunahan. To be on the safe side, pag nakagat ka, magpaka-safe ka na, magpaka-siguro ka na, pumunta ka na at magpa-anti-rabies shot ka. But as responsible pet owners, ano pong dapat gawin sa mga pets natin para po hindi sila... Are all animals rabid, Doc? Lahat, regardless kung malinis, magandang breed, madumi, lahat yan may rabies. Tama po ba? Ang pinaka-clarification po namin dyan, ma'am, is yung mga mammals po ang pinaka-sinatamaan po ng rabies. Okay. Pero yung ibang klase po ng hayop ay hindi naman po. Sa atin po, dito sa Pilipinas, usually ang rabies makikita sa pusa, sa aso, ang nagtatransmit po na main yan ay yung mga paniki or yung mga bat.
So kailangan din po natin mag-ingat kung kayo ay nasa probinsya, maraming bat or paniki, pwede po silang maging carrier po ng rabies. Ngayon, yes po. Opo. Pag nakagat ka ng wild dog o asong di ka familiar, anong dapat gawin sa aso? Yung aso po, ino-observe po natin yan, sir. Kasi po, ang asong rabies, pag nakakagat, within ilang hours na mamatay po yan. Yun po ang isa sa mga tandaan natin. Agad mamamatay po yung aso pag nakakagat po yan. Okay. Kapag naipasa niya na po yung virus dun sa nakagat niya. So, ibig sabihin, pag kinagat ka ng isang asong ulo, mukhang may rabies, at all costs, kailang hulihin mo yung asong yon. At itali mo. Po. At obserbahan. Huhulihin. Yes po. Kailangan po obserbahan. Baka po naman yan. Makagat naman yung iba. Pag hinuli mo pa ang asong ulol, baka ikaw naman ang makakagat. Kailangan po ng pag-iingat para makontain aso kasi kung habang gumagala po siya sa community, mas marami rin po ang at risk na makagat.